Hello everyone and welcome back to our channel. So today ang pag-aaralan natin ay ang pagkuha ng reciprocal. So ang pagkuha ng reciprocal ay gagamitin natin when we are dividing numbers involving fractions or mixed numbers. So napakahalaga na kinukuha natin ang reciprocal para mag-come up tayo sa right answer. Always remember na ang reciprocal ay any two numbers whose product is equal to 1. So ang reciprocal ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-i-invert or interchanging the numerator and the denominator of our divisor. So for now, hindi muna tayo magde-divide. Ang gagawin muna natin ay i-master, ma-memorize natin ang skill kung paano ba mag-reciprocal ng iba't ibang uri ng numbers. So simulan na natin. Ang first natin na gagawin ay kunin ang reciprocal ng fractions. So kahit na proper or improper fraction, same lang ang pagkuha ng reciprocal. For example, we are given 1/2. Ano ang reciprocal ng 1/2? Sabi dito kanina sa sinabi natin, ang reciprocal ay interchanging or inverting the numerator and the denominator. So, ang reciprocal ng 1/2 ay 2 all over 1. Pagbabaligtarin lang natin ang numerator at ang denominator. Kaya naging 2 all over 1. Okay, so another example, halimbawa, 3/4. So, anong reciprocal ng 3/4? So, pagbabaligtarin lang natin ang numerator at ang denominator. So, this will become 4/3. So, 4 all over 3. So, ito ang kanilang reciprocal. So, paano naman kung improper fractions? So, again, kapag improper fractions, mas mataas ang value ng numerator kaysa sa ating denominator. Halimbawa, 10 all over 2. So, reciprocal. Ang reciprocal natin dito ay 2 all over 10. Okay? And then, paano naman kung halimbawa, 15 all over 13. So, ang reciprocal natin dito ay 13 all over 15. Okay, another example naman, paano kung ang ating kukunin na reciprocal ay improper fractions. Kapag sinabing improper fractions, ang ating numerator ay may mas mataas na halaga or value compared sa ating denominator. Halimbawa, 10 all over 5. Ano ang reciprocal ng 10/5 or 10 all over 5? So, ang reciprocal niya ay 5 all over 10. So, yung kabaligtaran lang. Okay? Another example, 15 all over 13. So, ang reciprocal, pagbabaligtarin, magiging 13 all over 15. So, ganyan lang kadali ang pagkuha ng reciprocal. Next naman, nagagawin natin ay ang pagkuha ng reciprocal ng whole numbers. So, halimbawa, ang binigay sa atin ay 2. So, ano ang reciprocal ng 2? Since ito ay whole number, alam naman natin na ang bawat whole number ay equal lang kay fraction form na over 1. So, si 2, kapag ginawang fraction form, ay katumbas lang ng 2 all over 1. Diba? Kapag sinimplify ang 2 all over 1, this is equal to 2. So, kailangan lang natin siyang i-change sa kanyang fraction form. So, ito ang fraction form ng 2. And then, pwede na natin kunin ang reciprocal. Yung kabaligtaran ng 2 all over 1. And that is equal to 1/2. So, ang reciprocal ng 2 ay 1/2. Halimbawa, 15.
Si 15 ay may fraction form na 15 all over 1. 15 all over 1 is equal to 15. So, ano yung reciprocal ng 15 all over 1? It is 1 all over 15. O, halimbawa pa, 100. So, si 100 ay may fraction form na 100 all over 1. Ano ang reciprocal ng 100 all over 1? 1 all over 100. So, ganyan ang pagkuha ng reciprocal ng whole numbers. Next naman na gagawin natin ay ang pagkuha ng reciprocal ng mixed numbers. So, halimbawa, ang ating given mixed number ay 2 and 1/3. Para makuha ang reciprocal ng 2 and 1/3, kailangan muna natin itong i-change sa improper fraction. So, kung medyo nalilito pa kung paano ito gagawing improper fraction, meron tayong videos na nagpapakita ng pag-change ng mixed number to improper fraction and improper fraction to mixed numbers. So, let us now continue. So, again, para ma-change na ito sa improper fraction form, we will multiply the denominator and the whole number. So, 3, ito yan, times 2, and then add the numerator, plus 1, ito. Then, copy the denominator. So, 3 times 2 is equal to 6, plus 1, that is 7, all over, copy the denominator, 3. So, ang improper form ng mixed number na 2 and 1/3 is equal to 7 over 3. Now, let us get the reciprocal. Pwede na natin siyang kunin. So, ano yung kabaligtaran ng 7 all over 3? That is equal to 3 all over 7. Okay, so gawa pa tayo ng isa pang example. So, halimbawa naman, another mixed number, 3 and 4/5. So, again, let us change our mixed number form to improper fraction. Let us now multiply the denominator, 5 times the whole number 3 plus the numerator 4 and then copy the denominator 5. And then 5 times 3, that is 15, plus 4, that is 19, and then copy the denominator 5. So ito na yung ating improper fraction form para sa mixed number na 3 and 4/5. Now, let's get the reciprocal. We will get 5 all over 19. So, this is the reciprocal of 3 and 4. Okay, one more example for mixed numbers. Halimbawa, ang ating mixed number ay 4 and 10 all over 12. So, again, let us change first our mixed number into improper fractions. So, for 12 times 4 plus the numerator 10. And then copy the denominator 12. Let us now solve. 12 times 4 is equal to 48 plus 10, that is 58. Copy the denominator 12. So, ang improper form ng 4 and 10 twelves ay 58 all over 12. Now, let's get the reciprocal. Ano ang reciprocal ng 58 all over 12? It's 12 all over 58. Ayan. So, balikan lang natin. Sabi natin kanina, ang reciprocal is any two numbers whose product is equal to 1. So, halimbawa, meron tayong fraction form na 1/3. Ang reciprocal niya ay 3 all over 1. Sabi, ang reciprocal ay nagbibigay ng product na equal kay 1. So, let us try to multiply. 1 times 3, that is 3. 3 times 1, that is also 3. What is 3 all over 3? That is equal to 1. So, tama.
ang reciprocal ay any two numbers whose product is equal to 1. Okay? So, ganyan ang pagkuha ng reciprocal. So, nawa, marami ulit tayong natutunan para sa ating lesson na ito. At ang susunod natin na gagawing video ay ang pagdi-divide na ng numbers involving fractions and mixed numbers. So, thank you so much sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli!